Ating alamin at suriin ang paparating na BrahMos missiles sa Pilipinas. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod na video. Sa patuloy na kaguluhan na nangyayari sa iba't ibang parte ng ating mundo, ang Pilipinas ay nararapat lang palakasin pa ang mga armas, sundalo at ekonomiya ng ating bansa. Sapagkat ang pagpapaulan ng mga missiles na siyang nagiging paraan ngayon ng bakbakan. Alam mo ba na papasok na din ang Pilipinas sa supersonic missile era? At ito ay resulta ng proyektong isinasagawa ng ating gobyerno. Gaano na nga ba kalakas ngayon ang Pilipinas? Gaano na nga ba tayo kahanda sa makabagong paraan ng digmaan? Sa video na ito, ating tatalakayin ang paparating na BrahMos missiles sa Pilipinas ngayong 2024. Nito lamang ay inanunsyo na ni NSC Assistant Director General Jonathan Malaya na parating na sa Pilipinas ang ating supersonic cruise missiles, which is kilala bilang BrahMos missile, ngayong Marso. Ito ay bahagi ng 19 billion deal ng ating bansa sa India. So, mas kilalanin natin ang feature ng supersonic missile na ito. Ang BrahMos missile ay hindi mapagkakaila na ito ay isa sa pinakapopular na malakas na armas na meron na ngayon ang India. Ito ay resulta ng pakikipagsapalaran ng Russia at India sa paggawa ng mga bagong at makabagong armas upang palakasin ang pwersa ng kanilang bansa. Pinagsama itong likha ng Indian Defense Research and Development Organization or DRDO at Russian Federation's NPO. Kanila itong hinango sa Yakut missile na kanilang lalong pinalakas gamit at mas makabagong teknolohiya. At resulta nito ay may kakayahan na rin ang BrahMos missile na i-launch sa kahit ano pamang platform, katulad na lamang ng submarine, airplanes, ship at kahit pa sa lupa. May sukat ito na umaabot ng 9 meters at bigat na 3 tons. Ito rin ang pinakakinatatakutang armas pandigma ng India. Ito ay isang medium-range ramjet supersonic cruise missile. Ito rin ay may bilis ng Mach 2.8. Alam mo ba na ang bilis nito ay may ikukumpara sa 3 beses na mas mabilis sa speed of sound? At ito rin ang kauna-unahang export ng India ng ganitong klase ng missiles nila. Walang problema kung tayo ay nag-aangkat ng mga armas at kagamitan upang pataasin ang proteksyon ng ating bansa. Sapagkat normal naman itong gagaganap at ginagawa sa lahat ng parte ng ating mundo. Ngunit lagi sana nating iisipin ang kapakanan ng bawat mamamayan sa nanasasakupan ng ating bansa. Naway matuldukan na ang mga alitan at awayan ng iba't ibang bansa upang hindi na maipit pa ang walang kamuang-muang na sibilyan. Ito sana ay gamitin sa seguridad ng bansa, huwag sa digmaan at gyera. Katahimikan at kapayapaan, huwag sana digmaan. Gaya ng iba pang malalakas at dekalibreng armas, ang BrahMos Acquisition Project ay hindi lang nakatuon sa pagbili ng unit nito. Bagkus, kailangan din na ang bansang bibili nito ay may malawak na kaalaman at training sa kung paano ito gagamitin. Sapagkat, ito ay hindi basta-basta na armas. Pero alam mo ba na hindi ito problema ng Pilipinas? Sapagkat matagal na tayong nag-aantay at matagal nang handa ang ating sandatahang lakas sa paggamit ng BrahMos missiles. Alam mo ba na nakumpleto na ng ilang Philippine Navy personnel ang kanilang training sa India bilang operators ng soon-to-be-delivered na BrahMos missiles?
Noong nagdaang taon pa lang ay sinimulan na ang kanilang training sa parehong pag-operate at pag-maintenance ng nasabing missiles. Lubos na humanga ang mga Indiano sa mga pinadala ng Pilipinas sapagkat halos 3 linggo pa lamang ng training ay nasagawa na nila para ipasa na agad nila ang required skill sa pag-operate nito. Isa sa planong inilatag noon ay ipupwesto ang bibiling BrahMos missiles sa mga isla malapit sa West Philippine Sea. Sapagkat batid pa rin natin ang mapahanggang sa ngayon ay patindi pa rin ng patindi ang sitwasyon sa mga bahurang nasasakupan natin laban sa China. Maliban sa MRF at submarine acquisition, maihahanay natin ang BrahMos sa pinaka-inaantay na mailista sa inventaryo ng Pilipinas. At ito ay higit na makatutulong upang maiwasan na din ang pangaras ng mga banyaga sa ating mga kababayan. Ano na nga ba ang level ng ating bansa pagdating sa ekonomiya, militar at mga kagamitang pandigma? Sa paglipas ng panahon ay umaangat nga ba tayo o patuloy pa ding nangungulelat sa mga katabi nating bansa? Sa iyong palagay, sapat na nga ba ang lakas sa taglay ng ating bansa upang protektahan tayo sa mga mananakop at mapang-abusong dayuhan? O kinakailangan pa nating palakasin pa ang seguridad ng Pilipinas sa pamamagitan ng pagbili ng malalakas na mga kagamitang pandigma sa iba't ibang panig ng ating mundo upang tayo ay hindi naapihin pa ng mga agresibong mapangkamkam ng teritoryo at hindi na dumipende pa sa iba? Hindi ba sihan ang lawak ng nasasakupan, bagkus kung gaano na nga ba karami ang mga armas na na-acquire ng isang bansa? United States, Russia, Israel, China at iba pa ang madalas na nangunguna pag-usaping world powers. So, ang isa sa malaking katanungan sa pagpasok ng taong 2024 ay gaano na nga ba kalakas ang bansang Pilipinas pagdating sa military strength? At ilan lamang yan sa mga impormasyon patungkol sa paparating na BrahMos missiles sa Pilipinas ngayong 2024. Kung nagustuhan mo ang video na ito, mag-share, like, comment ka na rin sa ibaba.